do also at Wawaki sa mga barangay official. That we will teach you later. Okay? Kung paano sila kung pinisim. Tao rin yan mga yan. Kailangan lang nila magpaliwanagan. It happened in several municipalities in the society of Mindanao. No team building is coming. Doon ako nag-umpisa ng trabaho, ng ganitong trabaho. I started in Cebu Guy, then yung mga barangays. Kaya yung aming ginagawa po dito sa inyo is that it's no longer an experiment. Scaling up ng buo ito, tested na ito in other areas. Okay? So yan, yan. And ito yung mga proseso na ginawa natin. Para klaro yung saan pa tayo pupunta. First thing to do is prepare your plan. So that when you implement, klaro yung direction at klaro yung target. Klaro yung resources na kakailanganin. Hindi naman yan na naisip ko lang yung gagawin ko. Dapat mag-umpisa niya ang plan. Okay? And that is part of, that is a management aspect. In management, you start with planning. Okay? Okay? So, of course, if meron kayong action plan na ginawa on a quarterly basis, dapat yung progress reporting na yung kayong ginagawa to see whether you are meeting the target or if not, ano yung mga problems na na-encounter. Diba? So, yan yan. So, in your plan, you have your target, monthly target. Dito, may monthly target kayo dyan. So, in your progress reporting, if you agree na monthly or quarterly, ano yung quarter 1, month 1, 2, and 3 target ninyo, then you put it here. Ano yung actual accomplishment? Ano yung variance? In your case, sabi mo, you need to find 14 symptomatics monthly. So, kung quarterly itong reporting, 14 times 3 is 42. So, in your quantitative target of ano, yung symptomatics, you dito sa progress report mo, 42. Okay? And then, 42 rin dito. So, yan yung target mo. In actual, ano yung accomplishment mo? Let's say, you find 42 rin, di walang variance. Okay? Ngayon, kung 42, at nakita lang ninyo in the quarter ay 30, so meron ka negative variance of 12. Ano ngayon yung reason for variance? So, ang parish volunteer who is in charge of that barangay and of that plan and accomplishment, explain ninyo bakit 30 lang ang nakita nyo vis-a-vis your target of 42. Ano bang reason? What? So, sabi, hindi kami nakapaghanap eh kasi nagtanim kami ng palay. That's a valid reason. Kasi volunteer lang sila eh. So, livelihood is, of course, they put that in their priority. And then, volunteer work is it's an add-on, no? So, if that, so, ano pa? Ang possible reason? Hindi kasi natin alam yung symptoms of TB. Hindi kami, parang wala kaming confidence, no? To do it. Kaya ito lang ang nakita namin kasi, ano eh, parang in verbal explanation, ito lang kasi talaga yung uubuna eh. No? Uubuna talaga siya. So, in-approach na lang namin. Pero yung mga iba na 2 weeks ka pa lang, hindi namin alam yan na kami. At wala rin kami pumasahe going to the, no, to the other side of the barangay. Well, if that's the case, ang supervision support needed dito, when we say supervision or supervisor, yung parish coordinator in charge of a supervisor of this program sa kanyang parish. Pwede kayo yon o pwede mag-assign ang inyong parish priest or parish pastoral council na talagang pinakang coordinator. Pwede among the volunteers na iti-train o ikaw yung pinakang coordinator in charge. Ha? So, siya yan. Kung sinabi na ang reason for variance ay ano, nag-aani kami. So you have to attend to that. Next month, immediately yung susunod na buwan,
dapat pinag-uusapan na ninyo o ano, mangyayari ba ulit yan o hindi. Otherwise, you have to think of a strategy na magpatuloy yung kampanya na habang naghahanap buhay ng mga iba. Alam, kasi kung hindi mo in-address yung problema na yan during doon sa reporting na ito, susunod na quarter, hindi na naman makaka-perform yan, yun din ang dahilan. Diba? So, aside, so maliban doon sa quarterly reporting, the role of the project of the Paris Coordinator is, siyempre, sinusupervise mo, kinakausap mo pa minsan-minsan yung mga volunteers, kumusta ba kayo dyan? Okay. Para nakikita mo kung normal yung takbo. Okay. Kasi kung magkakausap lang kayo every quarter, huli na. Diba? May problema na pala during the first month, on the third month mo pala sila nakakausap. Malala na yung problema. Diba? O huli na. Hindi na na-meet yung target. So mas maganda, as project, as Paris Coordinator, regularly, and may meeting kayo. Kumusta ba? Kung may problema, ma-action ang kagad. Diba? Yun yung sinasabi na, aanhin mo pa ang kabayo, kung patay na anda mo. Diba? So, dapat medyo proactive tayo dyan. Ha? Baligtad. Aanhin mo ang kabayo, kung patay na anda mo. Okay? So, yun yun. So, as far as coordinator in charge of this daily program, you have 20 volunteers. Dapat gumawa ka rin ng iyong routing schedule, yung roaming schedule mo, supervision. Tinatanong mo rin sila. Baka nga ang problema, kaya hindi makakita ng symptomatic, hindi nila alam ano yung klase ng symptomatics. Diba? Kulang pala yung one day na roll-out training na ginawa nyo. So, baka kinakailangan mag-mentoring, coaching pa dyan para talagang maging mag-expert sila in assessing symptomatics. Diba? So, medyo, yan yung purpose of your quarterly reporting to make sure that the volunteers are aware, are technically or knowledgeable about the TV program at kung kulang, magdagdagan yung kanilang kaalaman hanggang maging expert sila. O kaya naman kung nagiging nagkakaroon ng taasan ng kilay doon sa kabilang dulo ng barangay between the PHW and your volunteer, na-address ka agad dyan. Yan yung tipo ng supervisor handling yung conflict management. Diba? Hindi may iwasan yan eh. Mamaya doon pala nag-titiriyahan na doon sa kabilang dulo. Oh. So, kung hindi mo nakikita yung mga volunteers mo, malala na yung problema. Hanggang sa hindi na pala nagagawa yung trabaho sa kabilang dulo kasi parang walang lalampas sa guhit na to. Diba? Parang PIFF at sa kasa. Okay? Walang lalampas dito sa guhit na to. O di kawawa yung community ron. Diba? So yan yung purpose of requiring the volunteers to submit quarterly progress report to see the accomplishment and the variance and the reason for variance and the support that they need from the Paris Coordinator. In case the Paris Coordinator is unable to provide the supervision support needed, pwede naman niyang iakyat yan at the diocese level. Diba? Remember, hierarchy natin, you have the Paris and the diocese. Kung medyo hindi mo kapa yung problema, i-address, iakyat ka doon sa diocese, humingi ka ng tulong doon, paano ba natin i-patch up yung mga problems. Ganun din yun. And you have your partner, lateral, your RHU. If the problem of the volunteer is technical, then you tap the RHU. Turuan nga natin ito na mas maging magaling pa sa TV. Ganun yun. But ang problema ay medyo iba, let's say, nahihirapan yung kanyang mga pasyente because of transportation, etc. Probably, you can bring the issue to the diocese or you can do advocacy sa barangay. Mr. Kapitan, ito yung pasyente rito, hindi makapunta kasi walang pamasahe. Pwede bang lagyan natin ang kaperahan ito ng programa? So, kayo yun. Kasi kayo yung nakakaalam ng programa.
So marami kayong pwedeng gawin in your engagement with the health center. Misa kasi midwife, hindi makalapit kay kapitan eh. Tama o mali? Tama. Oh, di kayo lalapit kay kapitan kasi ang kasama ninyo papunta si Kristo. Oh, di ba? Eh yung midwife, ang kasama niya yung kalaban sa politika. Oh, hindi siya makalapit. Kayo yung lalapit ngayon. So, di ba? Kayo nga yung support eh. Okay? Okay? And yan, malalaman nyo lang yan if you are doing this. If you are preparing your action plan and target at the start of the year, you must be doing this quarterly or monthly para na-address yung mga problema natin. How to do it? Practice lang po yan. Hindi naman kayo nang galing sa wala. May mga experience naman kayo. So, yung experience ninyo in your own respective work before, dadagdagan lang naman natin yan ng team. So, hindi kayo nag-usap from zero. Meron isang munisip, before I end my session, gusto ko lang sabihin sa inyo, the reason why siguro na hindi masyado magandang performance ng health center is because of the, well, mga BHWs, you know. May mga BHW talaga na they do not perform their work. Tama? Tama. Okay. And they only stay in the health center because they're expecting benefits. They're receiving benefits and the mayor is based on sa policy kasi ng munisipyo, merong beneficyo ang BHW. Yung pag namatay while in service, may burial benefits. Okay? So, sobrang pagod na yung BHW sa edad niya, hindi na siya makapagtrabaho, ayaw lang niya mag-resign kasi sayang niya yung burial benefits. Wala kayo. Pasabihin natin sa mayor. Well, sorry na lang kayo. Sa ibang munisipyo kasi may burial benefits. Yes. Tama yun. Sa iba kasi, nagsiserve sila or they stay in the RHU because they expect benefits, no? They receive benefits and one of which is the burial benefits, no? Eh, hindi lang nakaka-perform. So, sabi ng mayor, bakit po nga mahina performance? Eh kasi yung mga BHW natin, hindi na nagtatrabaho kasi matatanda na talaga. Mapasintabi sa mga matatanda kayo. Pero ganon, ang sabi doon ng mayor, para lang maging productive yung kanyang health center. O sige, yung mga naghihintay ng burial benefits, ibigay nyo na ngayon yan. At subukan tayo ng bata. Okay. So, pinag-retire na sa madaling salita. Okay? It's 12 noon. Any question? Ang gusto ko lang po tanongin dito, magkaliwanagan tayo, klaro na ho ba sa atin how to do this? Okay? Kasi, sabi nga natin, pag-uwi ninyo sa inyong lugar, when you roll this out, kayo yung magtuturo nito. Okay? Ang magtuturo nyo ito sa mga volunteers, ha? Okay, simple lang naman, di ba? Hindi naman kinakailangan maging college graduate ka to do this. Kasi ako natutunan ko nga ito eh. Ako ay hindi yun edatan by profession. Manicurista ako. Dinagdag ko lang ko yung TV. Sideline ko lang ko ito eh. Yes, sir. For clarification na po. Actually po, dito po sa TV doon, parang nakakonsentrate lang po sa atin yung mga systematics po na may TV, yung may input ganyan. So, kasama po kasi sa reporting yung extra pulmonary. So, actually, medyo mahirapan po tayo mag-report ito kasi iba po yung symptoms, hindi po yan inuubo. So, actually po, sa mga hospitals naman po, yung mga extra pulmonary po kasi nire-report namin po yan sa health center. Kung government hospital po, ginagawa po namin yan. And actually po, nakarating din naman po sa DOH, ang karamihan po sa mga private hospital na hindi po nagre-report. So ito po ba kung mapipick up natin sa ating barangay, akumpan po yung pasyente sa isang private hospital kasi siguro, pag mag-intelligence sila, may tumulong po siguro para mga hospital
At ang kanila pong diagnosis, halimbawa po, ito po ba yung mga halimbawa na extrapulmonary? Ito po yung sinasabi natin, TB meningitis po sa mga bata. Actually, sa matanda, pwede rin po yun. Yung miliar TB po, yung nagkaroon po ng TB sa bituka, o yung nagkaroon po ng... So, yun po lang po yung may diagnosis po yan. So, yun po ba, ito din po natin yung report sa health center, na dala-dala na po nila yung diagnosis, or siguro po ang certificate from the patient or the family na para pakita po sa health center, para matulungan po sila sa treatment. Pwede po ba? Ano po yan? Yung dito sa programa natin, ang sinasabi natin na reporting, ano po? Ang reporting na gagawin natin ay include yung referral na ginagawa natin lang. Okay. Yung referral ng mga private hospitals, government hospitals, so direct. Dapat ang problema ho kasi ngayon, dapat talaga yung mga ibang part players, no? Na kategorya nila is the non-DOH sector. Kung sinabi kasi non-DOH sector, ito yung non-DOH clinic or non-DOH providing facility, like hospital halimbawa. May programa ho talaga na dapat yung mga hospital na nire-report. You know? And in our case, yung private hospital, halimbawa, meron po tayong in-engage na yung Philippine Tuberculosis Society who is taking care of these private hospitals. Na ang kanilang programa dyan is iayos yung referral mechanism between the private hospital or the government hospital to the DOH facility. Meron po kasi mga hospital na ang kategorya nila ay mga DOH repairing hospital lang. Meron naman na kung accredited as DOH facility, DOH providing facility sila. So, sa atin siguro, hindi na concern ng church yung mag-report ng pasyente coming from the hospital. Yung siguro ang matutulong na lang natin dyan is to inform the RHU na based on our knowledge, may mga pasyente na ginagamot sa hospital for TB. But yung tayo ang mag-report per se, hindi na po sa atin yun. So ang nire-report lang talaga natin ay yung ating mga na-encounter na cases at in the community. Actually po, ang point ko nga po yung ganun po. Kailangan po natin. So, informin po natin yung RHU. Inform lang ang RHU. Para at sila na yung gumawa ng effort na mag-coordinate dun sa hospital. Okay po. Ba't na tayo mismo yung magdadala ng parang repair record or whatever information. Hindi na, sila na yun. Ibubulong na lang natin sa RHU ito sa amin. Ano, may mga pasyente ron. Kaya na document. Ganun po. So sa atin sa church, klaro lang tayo na lahat ng na-encounter natin na symptomatics through our regular work sa church at saka yung mga lumapit sa atin, yun yung ating i-refer at yun yung ating i-record. Ngayon, yung mga naturuan natin na diretsyong pumunta sa health center na hindi dumaan sa referral natin, then ang kategorya naman kasi noon, walk-in client. Walk-in yun. So, kanila yun. So, hindi natin i-re-record yung mga pasyente na hindi naman talaga tayo yung nag-effort in identifying and in preparing. Diyan po kami siya nagkakagulot, gaya nga sinabi ng World Vision. Sila yung nag-effort, pagdating sa health center, dahil may incentive, iba yung nakasulat. Iba yung pangalan kung binabago nila. Ano? So, dito po ngayon, meron ng may protection na kasi doon sa TB records, registry, nakalagay na puro kung kanino galing talaga yung referral. And since this is going to become an institutional parang tie-up talaga between the church and the health center, ipaiwasan na siguro yung ganong agawot ng pasyente. Oo, kasi kayo, wala naman kayong tatanggapin na incentive. Oo. So, magkakalaruhan lang talaga. Oo. So, klaro talaga na galing sa inyo, may record na yan. Yung mga nagpunta ng solo, ito, kaya mong RHU na mag-record. Kung i-claim na ng BHW yan, as the repair, etc. Bahala na po sila yan. Ang bottom line lang is, makita natin yan, in your case. No? Makita natin po. Ano po? Yung sabi ni Doc sa hospital, di ibulong na lang natin sa RHU na meron doon.
Hanggang doon na lang po yung trabaho natin. Because, based on the, ano, yung MOP ngayon, and even before, dapat kasi talaga yung mga private providers nagre-report sa RSU, sa Dodge Center, o kaya ay nagre-refer ng pasyente sa Dodge Center. But, hindi ko naman ako sinasabing lahat ay ganun ang practice. Ayaw nilang mag-refer sa health center ng kanilang pasyente kasi may kaugnayan yun doon sa marami. Well, ang sinasabi ng iba, kaya hindi nagre-refer yung mga private practitioners because of, mawawalan sila ng kita. Because the next time around, hindi na sa kanila pupunta yan. Pupunta na yan doon sa center. So they keep their clients. Okay lang naman po yun. Ang kailangan lang naman gawin ng mga private practitioners ay mag-comply sila sa DOS protocol. Okay? At yung gamot, siguruhin nila na nasusustain ng pasyente. No? Kasi, madali lang mag-reseta eh. But the problem is, pag naresetahan mo yan, dalawang linggo na kainom ng gamot, the next time, wala nang pagpili, pupunta yan sa health center. Ay, sa health center, may protocol doon sinusunod. Pag hindi ka tumahan sa sputum examination at ikaw ay negative na, halimbawa, naggamot ka for 1 month, lumabas doon sa health center ay negative ka na, baka hindi ka nabibigyan ng gamot. So, mas maganda, sa umpisa pa lang, bago mag-initiate ng gamot sa private, i-refer na agad sa health center para doon i-sputum exam yan at kung positive, meron po siyang anong gamot na enough for 6 months for the complete treatment. Yun po yung nangyayari sa ibang area. Kaya, kumisan yung pasyente na umasa sa reseta, 2 weeks, 3 weeks na umiinom, pagdating doon sa health center, ayaw nang bigyan ng gamot. Kasi upon examination, negative sa sputum. Eh, hindi po yun magaling. Di ba sabi natin 6 months of treatment. Kaya, so, na-miss niya yung kanyang karapatan na sa tamang gamo, tama at kumpletong gamitan. Yun. So, well, dose providing. Meron naman po talaga dose providing hospital. Sa San Pablo, meron dalawa. Dalawa yata. Ha? Private. Yun. Meron yan. Yan po yung aming ako'y coordinator dito sa Laguna. Yun yung pinagtrabaho namin ng PTSI. Yan. Providing hospital yan. Meron naman din sa doon, repairing hospital lang. Hindi ko lang matandaan na yung pangalan. Si Gago siguro o si Doktora Karen. Alam niya yan. Basta kung meron silang admission, tapos nakita nila na symptomatics, i-refer na lang nila yan doon sa nearest o doon sa Dodge facility kung saan nakatira yung pasyente. Hindi nila yung gagamitin. Yun yun. Yun po yung kategorya. Kung sa tingin ng hospital, hindi nila kayang i-sustain yung paggagamot, i-repairing lang sila sa Dodge clinic. Kung kaya naman nila, then they provide. Yun yun. But for private clinics, yun yung po isang kailangan, medyo mahirap-hirap ng konti. Kasi yung mga private clinician natin, of course, well, may mandato naman sa kanila talaga mag-gamot. Kahit anong sakit na pumunta sa kanila, talagang ang kanilang sinumpaan niya, gamot din. Ang isa lang pinakikusundan natin sa private clinician, kung gusto mo mag-gamot ng TB, dapat maging Dodge compliant ka. Sumunod ka sa protocol ng TB. Yun. At making sure na yung pasyente mo masusustain yung reseta mo. Kung hindi, i-refer mo na kasi kawawa yung pasyente. And I think one of the reasons why MDI cases now is becoming na parang is increasing, may mga ganoon. No? Na yung mga hindi nababantayan talaga sa pag-inom ng gamot. At hindi nakakapagpatuloy sa pag-inom ng gamot because wala silang means to buy the medicine. Isa yun. Bukod pa yung sa health center na hindi talaga nasusubay pa yan. So, kaya, kung sinasabi ng gobyerno na maganda na yung performance ng TB, the question is, bakit maraming drug resistance?
tayo ng hindi magandang programa sa implementasyon ng basic DOTS. Kaya naging interrupted system. Yeah. Actually. Yes. Okay. So, tama po yan. So, ang role natin ngayon, sabi natin, ang role ng church, volunteer workers, ay magmula sa education, referral, at saka sa treatment. Tatlo lang naman po yun. No? So, yung mga tao na kulang ang kaalaman sa programa sa TV, yun yung isang papalakasin natin. Ang sabi, ang TB ay, ang symptoms ng TB ay gaps of 2 weeks or more. At kung meron ka niyan, sa DOT center ka magpunta. Hindi natin feeling sinasabi, huwag kayong pumunta sa, well, para hindi tayo maka-offend, no? Huwag kayong pumunta kasi wala, hindi mo naman sasabihin, hindi nila alam yun, no? So, ang strategy natin, pagka ito ay inuubo ng dalawang linggo, higit pa, dito tayo sa health center magpunta. Libre dito. Yun, palakasin lang ho natin yun. Except for sa na for privacy, ayaw nila na malalaman na ano, well, good for them. Kasi karapatan naman nila yun. Ang issue lang naman doon eh, kung ikaw ba ay positibo, may pambili ka ng gamot for 6 months. Yun lang yun. Kaya yun yung mga pera, sige, gusto mo magpagamot sa private, then go. Kaya mo eh. But for some na wala namang pera at medyo nagkukulwari lang, gamitin ninyo yung inyong karisma, dito na tayo sa health center magpunta, libre. Libre dyan. May certificate ka pa. Certificate as your TB patient. Okay? So yun po yung, marami pa kayong, marami pa tayong mga pagtutulungan with the health center, paano natin palakasin yung kampanya, na nagtutulungan kayo. Kasi yan din po yung problema ng health center. The reason why mababa yung kanilang performance, isa po yung sinasabi ng doktor, private practitioners, hindi sila nagre-refer ng pasyente o hindi sila nagre-report. Kung hindi sila nagre-report, natural, kulang yung data ng health center in terms of performance, pagsak sila. Kasi yung 10 na hinahanap nila, yung 3 na andun pala sa private, eh hindi siya na-report. Problema. So the thing that we can do is, kung alam din lang natin, ang kaibigan ko ay sa hospital na pupunta, iba, inform ang aretsyo para ma-document siya. At isa po yung papel ninyo, ang kaibigan ko, agawin mo na. Dito na tayo sa health center. Pag-abot mo na lang muna dyan yung iyong blackheads. Dyan ka na lang, and then dito sa TV tayo. Health center. So yun po yung inyong role, yun ang challenge sa inyo. At doon lang kayo iinog sa inyong mga church work. Kasi kung umaatin sila doon sa inyong mga church teaching, etc. Ibig sabihin, naniniwala sila sa inyo. Ano man sabihin nyo sa kanila, diyan susunod sa inyo yan. Yun yung advantage ninyo. Umpisa sa Biblia, umpisa sa katekismo, naniniwala sila sa inyo. Pag pinasok mo ang TV, siya maniniwala sila sa inyo. Okay? Clarice? Are you still with me or? Okay. So, tapos na po ang session ko. Itatarn over ko na po ulit kayo kay Father Dan. Father? Ha? Sige po. Bigay ko na po na kay Father Dan. Thank you, Sir Mario.
Dire-diretso na natin. Lunch talk muna tayo. Lunch po tayo. It's 12:30 sa aking watch. Please be back at 1:15. Okay? Pwede po ba yan? Okay lang yun? 1:15. Okay? Sige po, basbasan natin ang pagkain.